Hello ka umami! Isasama ko ulit kayo sa isang bagong discover naming kainan kung saan napalaban sa kamayan ng aking Thai family. Tara po, samahan nyo kami at tignan natin kung kinaya ba nila. At para sa ating mga kababayan na mahilig sa mga ganitong food trip, sa likod-likod lang po ito ng Central Ayutthaya at ng City Park Ayutthaya. Kamayan at Boodle Fight style po ito, kaya naman inihahanda na ni Kuya ang aming table. 288 baht ang isang tao, kalahati lang for the kids at libre naman yung aming bunso. Nauna na ang seafood, itong mga spare ribs na super lambot, napakasasarap merong iba't ibang flavor. Meron din silang creamy mushroom na napakasarap din, sweet shrimp with lemongrass, fried lemongrass at kaffir leaf. Meron din silang tinatawag na tom leng, yung napakalambot na ribs, masarap na sabaw, spicy at napakaasim. Meron din silang spicy barbecue at itong noodles na maraming seafood at cheese sa ibabaw. So, tatlong set ng spare ribs yung in-order namin na merong iba't ibang flavor. Merong cheesy, barbecue, pepper and salt, hindi ko po alam kung ano-ano yung mga tawag dyan, pero lahat ay masarap. Meron din itong mala fried rice, yung napakaanghang na fried rice, pero isa lang yung in-order namin dahil gusto namin kumain ng ribs ng marami. Kaya, tikman natin! So, sobrang nagustuhan ko naman, napakalambot. Hindi siya ganun kalalaki or kakapal ng laman, kaya naman kayang-kayang ubusin kahit maraming in-order. At super nagustuhan ko itong una kong kinagat, yung super cheesy na manamis-namis na medyo spicy. So, first time lang po namin kumain sa ganitong klase ng restaurant at first time namin makakain ng mga ganitong klaseng timpla, kaya naman sobrang nagustuhan din namin. At ganun talaga siguro kapag mahilig talagang mag-explore ng iba't ibang klase ng pagkain. Kaya naman kapag meron kaming mga nakikita online o nababalitaan or merong naitatag sa amin mga ganitong klase ng kainan, ay for the go po talaga kami para matikman natin, para ma-review natin kung masarap nga ba talaga at para hindi na tayo naku-curious sa susunod. Sobrang napalaban kami sa kamayan, pero syempre dahil tayo ay isang Ilocano at Pilipino, winner tayo dyan. Dito nga ay pinagtitinginan po kami ng mga Thai na nagpupunta dito dahil kung mapapansin nyo sa mga Thai po ay hindi sila mahilig magkamay ng style natin. Kaya sobrang na-amaze siguro sila sa akin dahil napakagaling kong magkamay at parang sanay na ako. Dito nga ay gusto ko nang itaas yung aking isang paa. Pero dahil nasa public place tayo ay magpipigil muna tayo. So habang nagsusuot ng gloves ang aking mga anak at ayaw nilang magpatulong, sinamantala ko na yung pagkakataon para matikman lahat ang mga bagay-bagay. At para na rin malaman ko kung alin dyan yung magugustuhan nila dahil may mga iba dyan na spicy talaga at baka hindi nila kayanin. Honestly, hindi po ako mahilig sa mga ma-cheesy, ma-saucy na mga ganitong mga pagkain dahil hindi naman ako mahilig magluto ng mga ganito. Pero sobrang nagustuhan ko po dahil tamang-tama lang yung lasa, balanse, hindi maalat, hindi super cheesy at hindi rin masyadong maaamoy yung mga cheese. Kung hindi kayo cheese lover na katulad ko, alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Masasabi kong sulit naman talaga dahil bukod sa wanto sawa ay no time limit at napakasasarap ng mga pagkain. At lahat pala ng nasa menu nila ay sinubukan namin at naubos naman namin lahat. Umorder pa nga kami ng additional ribs dahil sobrang nagustuhan ng aking panganay na anak. Ito namang noodle na mayroong cheese sa ibabaw ay umorder pa rin yung aking asawa at ng aking pangalawang anak dahil nagustuhan nila. Ako nagustuhan ko naman lahat at kahit na hindi ako mahilig sa mga burger ay napakagat din ako ng malaki dito sa kanilang super cheesy na hamburger. Ito ay chicken burger with cheese, tomato and onion and lettuce. Wow, lettuce. Parang hindi ko makain ng bagong at ampalaya. Pero nakaisang kagat lang ako dyan. Nagkagat-kagatan lang kami dahil isang burger lang po yung in-order namin. Dahil gusto talaga namin mag-focus dito sa napakasarap na ribs. At ito na. Ipakita ko naman sa inyo kung paano napalaban ang aking Thai family sa kamayan. So dito po sa aming bahay ay hindi sila nagkakamay ng katulad ng style ng pagkakamay natin. Lalo na sa aming mga Ilocano. Mostly gumagamit sila ng chopstick, kutsara at tinidor. At kung nagkakamay man sila ay yung hintuturo at hinlalaki lang yung ginagamit nilang pangdampot.
sa pagkain, unlike sa atin na buong daliri o buong kamay. So, tinuturuan ko sila kung paano magkamay sa ganitong klase ng pagkain o boodle fight na parang isang Pilipino. Sa kalagitnaan ng pagkain ay hinubad na nga po namin yung aming mga gloves dahil nahihirapan kami. Dito po pala, kapag meron kang hindi inubos dahil buffet style, ay babayaran mo yung isang order ng pagkain na hindi mo inubos. At dahil mahihilig at magagaling kami kumain, naubos naman po namin lahat ng aming mga in-order. At kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, please let me know kung nagustuhan nyo pong video, kung taga saan po kayo, para naman malaman ko kung taga saan ang mga nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat po. O diba, hindi sila nagmana sa nanay nilang Ilocana. So ganyan po magkamay ang aking mga anak. Siguro more practice pa at more pagkain pa ng mga gulay-gulay na kinakamay sa bahay. Para naman kapag nakauwi sila sa amin, ay marunong na silang magipag-boodle fight sa aking Ilocano family. So as usual, tayo po yung taga-said, taga-ubos ng mga tira-tira. Dahil bukod sa napakasarap, ay ayaw nating magbayad. So yun lang mga ka-umami. Kung nagustuhan nyo po ang video, paki-share at paki-comment po kung ano naman ang masasabi nyo sa panibagong food adventure na naman ng aking Thai family. Thank you for always watching sa lahat ng mga nagsishare ng aking mga videos. Maraming salamat po. Sana hindi kayo magsasawang mag-share, manood, mag-comment at mag-like. And see you again sa ating next food trip. Thank you for watching. Bye!